Ang mga susunod na videos ay mukha ng tunay na kaganapan sa Wuhan, China. Isang lalaking infected ng Wuhan coronavirus ay sinubukang makatakas, pero ang mga security ay pilit siyang ibinalik sa ambulansya. Mga attending nurses ay natatakot, pero kailangan gampanan ng kanilang trabaho. Ang mga tao ay nagko-collapse na lang kahit saan. Mapasa ospital, sa kalsada, at walang magawa ang mga nakamasid. Parang senaryo lang sa pelikula. Residente ng Wuhan ay nag-aantay magamot. Marami ang pinaalis at hindi na nasuri dahil sa kakulangan ng kapasidad ng ospital. Ang iba'y namatay sa kanilang mga tahanan. Ang bilang ng namatay ng dahil sa coronavirus ay yung opisyal na nasuri at hindi kasama ang bilang ng mga namatay na hindi nasuri. Sinasabi na ang nakamamatay ng coronavirus ay bahagi ng pinagmulan ng virus na matatagpuan sa fruit bats. At ang bat soup ay ang kakaiba at tanyag na putahe sa Wuhan. At ito naman ay isang voice message mula sa isang medical staff ng isa sa ospital sa Wuhan na nagkwento ng totoong nangyayari sa kanila. Maghapon akong nagtrabaho. Ngayon ay off-duty ko na. Nag-out ako ng 4 p.m. Iyak ako ng iyak. At ang impeksyon na ito ay mas kakilakilabot kaysa sa pinapakita sa telebisyon. Napakaraming kaso. At sa tansya ng mga doktor ay may 100,000 na ang hawa. Meron kaming higit na 10 doktor dito. At kada isang araw, higit 100 lang ang nasusuri. Marami sa kanila ang hindi nakakaligtas. Wala nang bakanting kama sa ospital. Ang mga kaanak nila ay nagre-reklamo at pinipilit na magamot dahil ipinangako daw ng gobyerno na gagamutin ang mga nahawa ng coronavirus. Subalit ang gobyerno ay hindi kami sinusuportahan ng medical supplies. Wala kaming sapat na gamit para gamutin ang mga pasyente. Hindi ito maaari sa sitwasyong malala tulad nito. Para kaming sinasaksak buong araw at lahat kami ay babagsak. Hindi na namin ito kayang tanggapin. Ang mga pasyente ay nagmamakaawa sa amin. Pero wala kaming magawa. Sila ay namamatay sa harap ng aming mga mata. Kaya naman gawin niyo lahat ang dapat para protektahan ang sarili niyo sa inyong tahanan. Huwag kayong magtiwala sa gobyerno. Kami ay kanya-kanya na dito. Thank you.